Hello mga lalabs! Kamusta po kayong lahat? At sa videong ito, sigurado tataas ang kilay ng mga dilawan. Paano kaya pag nalaman mong buhay pa si Ferdinand E. Marcos Sr.? Ano kaya magiging reaksyon mo? Ikaw ba ay maniniwala na buhay pa si Apo Lakay at lalabas siya sa taong ito para bawiin ang lahat ng kayamanan na para sa mga Pilipino? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang videong ito at maliliwanagan ang iyong katanungan sa iyong kaisipan. Tara na at pakinggan natin ang hari ng Hulusulu na siyang nagbunyag ng lahat ng ito na buhay pa si Marcos Sr. Let's go! This is Queen Helen Abdurrazzaq, February 26, 2022. The Raja, the Sultan of Sulu and North Borneo, and the King of Southeast Asia has a special proclamation, declaration, and pronouncement for today that will help resolve the problem of the global financial crisis and the global climate change and the global health crisis, at lalo na itong pagpahinto sa giyera sa Russia and Ukraine. Good morning, mahal na hari. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa ilayhi tuwa'u. Magandang umaga sa lahat, to all my brothers and sisters, Christian Muslims in other tribe. Today is February 26, 2022, that ICR declared the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Idralin Marcos, is still alive. Believe me or not, wala po siyang kasalanan sa pagka-presidente niya dahil ang mga general ang nag-traitor sa kanya, especially si Pedro Ramos at saka si Juan Ponce Enrile, nag-support sa kabila sa EDSA Revolution. Ang EDSA na ito, illegal po, dahil mayroong isang spy galing sa Batikan, hindi ko na i-mention ang pangalan. Alam po yan ni Apo Lakay kung sino ang spy na yan. Dahil dito, nung mag-visit na si Noynoy Aquino balik sa Pilipinas, from US dumaan siya sa Hong Kong, Hong Kong to Malaysia. Naka-inject na po yan, 72 hours. 72 hours ang binigay lang sa kanya. Kaya nga ang nakaalam yan, isang spy. Alam niya na hindi siya pwede patayin sa injection kundi ipabaril. That's why ito, ang magpaliwanag ito, si Queen of North Borneo, Sultan Adi Holo, Philippine Island. Ipapaliwanag niya po ito sa broadcasting after my pagkasabi ko sa mga publiko. Ibabalik natin ang yaman ng Pilipinas kasi buhay ang totoong Marcos. Kahit nagmuka siya ng pito, ang mga pito na yan, yan ang gumagawa ng for self interest. Kaya nga, yung pito na yan, wala silang gawa kundi magpaaway. Pero ang totoo, siya pa rin ang control. Pero ngayon, buhay na buhay siya po. The hours of decision that February 26,
2022 that President Edrian Marcos still alive, buhay na buhay. Kailangan ibuhay, buhay na buhay siya, mag-appeal na siya, mag-present na siya ngayon sa atin para lahat ng yaman na pinalaki niya sa buong mundo maibalik na dito sa Pilipinas dahil buhay siya. Ano ang mangyari ngayon dahil buhay siya, mahal na hari? Maganda siya. Ang mangyari ngayon, maganda para ang Pilipinas umunlad ulit. Dahil sa pangako niya before siya nag-declare ng martial law sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan, pantay-pantay tayong lahat. Inilabas natin siya para bawiin ang kayamanan na pinalaki sa bangko sa buong mundo. Kailangan natin siya ilabas para maayos lahat ang pera ng sultanato, pinalaki niya sa buong mundo, para pantay-pantay ang sharing at distribution sa iba-ibang bansa, especially the poor country. Kasi ang pera na ito is a clean money for the poor people. Isa pa, para mailagay sa ayos ang kaharian ng Diyos Ama, the Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire, ang perlas ng silangan. Ito ang dahilan bakit si Apo Lakay talagang inihanda niya ito, ang perlas ng silangan. Si Apo Lakay, siya po guide ni Dr. Si Rizal Mang Doktor. Lahat ang gawa niya galing through the advice of Dr. Si Rizal. Kasi ito nakatakda. Kung walang martial law, paano matago ang gold galing sa hulo na dinala sa Intramuros sa Central Bank between 1935 and 1936 with a total 617,500 metric ton. Mayroon pang siyang balance. Yun ang naiwan. Yun ang tinago doon sa tunnel para mabuksan, maibalik ang yaman ng Pilipinas para sa taong bayan ng naghihirap dito sa atin. Ang martial law 1978, di ba? Nag-umpisa yan? 1972. September 22, 1972. Declaration of martial law. Yun po. Sino ang nag-declare niyan? Ang totoo o yung mga hindi totoo? Kasi ang nag-declare ito ay in chief. Hindi totoo. Kasi ang totoo, magdikta lang siya. So, paano iyan? Kasi siyempre, iisa ang dapat ang presidente. So, yun ang sinasabi ni Apo Lakay, na kailangan isaayos niya. Yung lahat ng mga nagkasala sa kanya, siyempre, kailangan niya rin ayusin. Lalo na itong mga general na nag-aantay sa kanya. Dahil dito nag-umpisa ang pagdeklara ng Marcelo dahil kay pinsan niya si Aquino. Ang inchik na Marcos, hindi yung intelligent Marcos. Ang inchik na Marcos na yan is a Taiwanese. Magpinsan po po yan ni Sukarno, ni Lee Kuan Yew, ni Mo Chidong. Kaya nga siya ang nag-plan, pati si Aquino, paano magkaroon ng martial law para magawa nila ang gusto nila, para ang yaman na katago makuha nila. Yun ang umpisa ng martial law. Kasi ang mga residente, permanent residente, mag-migrate sa kanilang lugar, ang ipalit nila yung mga immigrants na hindi taga-roon kasi na nagkaroon ng misunderstanding. Ngayon, ang Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Kaya napaka-importanting mailabas siya dahil siya ang kinikilala ng ama ng Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Talagang lumalabas na po dahil na-declare natin na ang absolute monarchy sa January 22, 2022.
nakatakda na yan, hindi na pwede, hindi ilabas, kundi ilalabas. Wala na magawa ang national at saka local. Kailangan tayo mag-transition para magdagdag, hindi magkulang. Kasi transition ang kailangan dito to Federal Republic of Lupasog. Ito ang Federation. Mahalika Kingdom of God, Lupasog Empire. Kaya nga, naguguluhan ng mga tao. Kasi siyempre, bakit merong Maharlika, merong federal? Paano mo maibigay ng linaw? Kasi lalo ngayon, lumabas na ang Apo na talagang nandiyadyaan. Kaya nga, masaya si Ama Ali. Siya ang nag-utos na ilabas na ang matanda na isa dahil ang Kiram Asset at ang Marcos Asset ay iisa para sa sangkatauhan. Kasi ang Marcos Asset at saka Kiram Asset, parehas din po yan eh. Dahil ang Marcos ay the tone and pack and trust din ng Kiram. Ay magpinsan po yan. The relationship is a cousin. Kaya nga nagkasundo sila. Paano nila mapalaki ang pera? Paano nila matulungan ang iba-ibang bansa para maayos for the future generation ang buong Pilipinas? Kaya maraming ang pera ng Sultanato para maibalik dito. Kaya nga marami talagang magugulat dito sa deklarasyon, sa pronouncement mo at itong proklamado na buhay. Ngayon, pag tinanong ka, nasaan si Apo Lakay? Lalabas po niyan po. Lalabas po niyan. Sa ngayon, at sa least ngayon napatunayan natin. Sa ngayon, nandoon siya sa Mount Makiling. Oh, paano mo nalaman na nandoon siya? Basta nandoon siya sa Mount Makiling. Yun ang pagkasabi ng mga lolo, ng mga spiritual na hindi nakikita. Pero nakikita sila ng tao. Yung may third eyes. Kaya nga po buhay mahal na buhay po siya. Kaya nga po mahal na hari, napakaswerte natin dahil nagmisyon tayo, dahil alam natin na hindi tayo mahihirapan dahil buhay yung matanda at walang magawa ang lahat na nag-angkin ng kayamanan, lalo na yung mga signatories, dahil buhay ang pinakaulo, pinakaumpisa, pinaka-source ng kayamanan na nagpalaki. Kaya lahat kayong nag-aantay, ito ang pinakamaganda sa lahat dahil buhay ang patay buhay. Pero iyan ay pinutunayan ng buong mundo na talagang walang iba makakaresolba nitong problema nang ginawa dito sa Pilipinas na ngayon ay pinalitan na natin ng pangalan para makuha natin ang kayamanan. Maraming maraming salamat po, mahal na hari, dahil dito napasaya mo at nagulat ang buong mundo, pero wala silang magawa dahil ang hari bumalik. Ang hari ng Islam, si Ama Ali, ang hari ng mga Christian, ng tribo ay bumalik. Kailangan natin siya ibalik dahil para mabuksan na lahat ang nakatago. Kailangan na ng Pilipinas, kasi naghihirap na ang Pilipinas dahil dito sa mga kaguluhan ng ginawa ng mga iba-ibang leader, especially Maria Aquino administration, and down to Noynoy, down to lahat-lahat, walang peaceful ang ginagawa nila sa buong bayan, kundi magpagulo. Ngayon, ilutang natin siya, ibuhay natin siya, mag-appeal siya sa March ito. Kailangan siya magsalita na sa publiko ay siya ay buhay. Ang magpatunay po ay Sultana Riholo, Philippine Island. Siya ang magpatunay kasi siya ang nakalagay sa World Beneficiary ng Marcos Asset. Siya ang nakaalam. Siya rin ang magsabi kung saan siya ay ako ay mag-justified la. Buhay na buhay si Maraming salamat, President mahal na hari. Ferdinand Eterin Marcos.
maraming maraming salamat dahil sa iyo napatunayan na siya ay buhay. Alam naman natin na dito magiging maayos dahil siya mismo makapagpatunay na ang Pilipino ang walang utang sa World Bank. Dahil ang may-ari ng World Bank ay mismo ang Maharlika Kingdom of God. Maraming salamat. At least pwede na po tayong magpaalam, mahal na hali, dahil ang importante na proklama, na deklara at na ibigay na natin sa buong mundo na buhay siya. So, I have another something to say regarding the chaos in Russia. My advice to President Putin, President of Russia, please be advised, ihinto ninyo na, stop the bloody war. Kasi hindi na nakailangan natin magpaaway. That is not the that is the wrong way to fight with the neighbors, especially the territory. The territory is belong to God, not belong to us, not belong to the human being. It is owned by God. So you as the president of Russia, you must be humble and give and take. Let the Ukraine free. Stop mo na yan. This is my advice to you. I will not let to interfere the United Nations in NATO. They should have to come to Sulu to let out the absolute monarch to rule the king and queen of Southeast Asia. The NATO is already in Ukraine as a defense protector of Ukrainian. Kaya lahat ito, mahal na hari, pinag-aaralan. Kasi kailangan na yan i-pull out sila. Kailangan na yan i-stop nila. Kung ang Diyos Ama ay magbigay na ng punishment sa kanila, bibigyan sila ng thunderstorm. Bibigyan sila ng tidal waves. Tingnan natin. Mas mabuti, Mr. President Putin, please stop as soon as possible. And we will give them sanction. Malaki ang utang nila sa kaharian ng Maharlika. Lahat ng countries sa buong mundo may utang sa Maharlika Kingdom of God. Yan ang pinakamalaking puntos kung bakit lumabas ang Apulakay. The President Ferdinand Marcos, no? Ferdinand Idralin Marcos, welcome, welcome home. Maraming salamat po. Magpaalam na ako sa inyo. Itutuloy natin po ito sa next day. Hanggang nagre-request kayo ng boses ng King, I have to explain it. The truth must be the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.